Inireklamo ng estafa ang tatlong sangkot di umano sa rent-a-car scam, kabilang ng isang dating ahente ng sasakyan. Problemado naman ang kanilang mga nabiktima kung saan kukunin ang panghulog sa inutang nilang mga sasakyan na ipinasok sa car rental business ng mga suspect. May report si Emil Sumangin. Ubus na mga laman at mistulang butot balat na lang ang itsura ng modelong Toyota Vios na ito nang madiskubre ng PNP Highway Patrol Group na inabandona sa isang lugar sa Alaminos, Laguna. Isa ito sa halos 50 iba pang sasakyang natangay sa pamamagitan ng isang umano'y rent-a-car scam. Pag-aari ng vehicle insurance agent na itago natin sa pangalan Charles ang kotseng ito na narecover ng pulisya noong nakaraang linggo. Unang-una, ang ganda ng pagkakabigay namin sa kanya noon. Diba? Tapos makikita namin ganun ang itsura, chap-chap na. Ayon kay Charles, madali siyang nakimok ng dating niyang kasamaan sa trabaho na si Sara Martinez na magpasok sa kanya ng sasakyan para upahan bawat buwan sa halagang 30,000 piso. Yung pinandown ko nga sa unit ko, pinangutang ko rin yun. Tapos siyempre, hindi naman biro din na huhulugan namin yung unit nun dahil naghahabol yung mga bangkong pinagkakautangan namin. Ang kapwa-ahente rin ni Martinez na si Gracia Roque na nag-invest din sa rent-a-car scam, natangayan din ang bagong biling Vios. Hindi na malaman kung saan kukuha ng panghulog sa sasakyan na hanggang ngayon kanyang binabayar. Imaginin mo, 30,000 to 40,000, kikita ka ba ng ganito? Isang pitik lang tsong, kayang-kayang kitain, ipasok mo na unit mo. Okay. So kami naman po mga tatanga-tanga na gusto na kuminta ng extra. Eto, sige, pasok tayo, kuha pa tayo ng unit. Kanina, sinampahan na ng reklamong estafa ng hindi bababa sa 20 biktima sa HBGNCR, sina Sara Martinez. Kasintahan umano nitong si Jonathan Paredes at ang pinagpasahan umano ng mga sasakyang tinangay na si Veronica Brequillo. Nababahala ngayon ang kampo ng mga biktima dahil sa mga balitang natatanggap nila na naibenta na ng grupo ni Martinez sa mga sasakyan gamit ang mga peking dokumento gaya ng Certificate of Registration at official receipt na ito ng Land Transportation Office. Andito po kami para hingin ang tulong ng mga pulis para ipaalarma na po yung mga sasakyan. Dati nang itinanggi ni Sara ang mga paratang, maging siya raw ay biktima rin ng rent-a-car scam. Lahat hinaharap ko from day one, nagpakita ko sa kanila. Hanggang ngayon, actually isa doon sa, andun ba kayo kanina sa kami? Ay yung reporter nyo. So isa doon sa mga andun, kasama ko pa kagabi na nag-ibigot, naghahanap. So hindi ako natatagos. Kumukonsulta na rin daw siya sa kanyang abogado para harapin ang reklamo. Emil Sumangin, GMA News.